Versa, so meron tayo ditong module ng central door lock. I-check natin to kasi yung door lock ng sasakyan ayaw po gumana. So check natin siya. Simple lang naman ang components niya, relay at saka transistor, capacitor and then resistor. Okay mga ka-ers, balikan ko po kayo pag na-check ko na to at iti-test natin to sa sasakyan. Okay mga ka-ersa, so tayo ay nagbabalik. I-check na natin to, no, yung central door lock nito na chinek natin yung module. So i-access natin to mga ka-ersa. Dito yan. Ayan po yung sa may connection ng central door lock niya. At iano ko lang po lahat, ano, sa yung inform ko lang po kayo, hindi po lahat pare-parehas ng location yung central door lock natin. So subukan natin tong ikabit at testing natin siya kung gagana na ba siya. Simpleng-simple lang naman ng mga piyesa nito mga ka-ersa. So babantayan din natin minsan kapag ka may kalumaan na yung sasakyan natin, matagal na, i-check natin number one po yung sa lahat yung wiring, kasi yung wiring natin minsan marupok na at yung mga connection niyan sa loob nagkakaputol-putol na, kagaya nito. Nakita ko walang 12 volts yan. Pag resume ko ng 12 volts, nagra-rapid naman to, naglalock tsaka nag-unlock. So i-check na lang rin natin yun ngayon mga ka-ersa. Okay? Thank you and God bless. Okay mga ka-ersa, so ano, nakita ko sa kanya, no, pagkabit ko nito, nagra-rapid yung locking tsaka unlocking niya. So kailangan ma-check natin yun. May problema pa siya mga ka-ersa. So ano natin to, palagay ko sa control switch na lang to mga ka-ersa. Subukan natin. Ayan o. Nakita nyo ba? So siguro may switch siya na hindi tinatamaan na kailangan nating i-adjust. Ayan. Nakita nyo. Okay. Siguro hindi umaabot doon yun sa on-off switch niya. Kaya ititrace natin mga ka-ersa. Doon tayo sa pinaka main central lock niya. Okay? Balikan ko po kayo. Thank you. And okay mga ka-ersa. So sa mga nagtatanong mga ka-ersa kung anong sasakyan to. Kung may ganitong disenyo siya, ang ano po nito ay Nissan Exalta. So tatanggalin po natin itong pinto kasi nandito yung humahatak sa kanya. Okay? So, wala akong tagahawak ng cellphone. Ako lang yung nagbibideo na ito mga ka-ersa. Papatayin ko to at babalikan ko kayo. So, ganito lang. Kakalasin nyo lang. I-slide nyo lang to. Yan. Kasi nakakawit lang yan dyan. Tapos, pagka natanggal nyo na yung tornilyo, medyo angat nyo lang to. Yan. Tapos pataas. Sa mga nakakaalam po nito, madali na lang sa kanila to. Okay mga ka-ersa, balikan ko. Okay mga ka-ersa, nagbabalik tayo, no. So eto na. Nabuksan na natin siya at yung sa may door lock natin, nandito siya banda. Ang una nating gagawin i-release natin to kasi baka medyo alanganin yung kabit sa kanya. Itatry natin i-pull muna siya pataas. Tingnan natin kung ano yung ano niya. Yan, yung pull niya sa taas, tawag nito yung nakabukas to. So aangat siya. Luwagan lang natin to. Yan mga ka-ersa. Yan. Ito. Pag inangat, hahatakin niya to pataas. Try natin kung makuha natin. Okay, thank you. Okay mga ka-ersa, so check natin uli, no? Kasi rapid unlocking at saka locking siya mga ka-ersa. So i-check natin yung mga wire nito kung bakit ganun ang nangyayari sa kanya. So ikakabit ko na. Ayan, narinig nyo yun mga ka-ersa.
So may problema siya. So kumanda natin. Okay. Mukhang nakita ko na yung ano, may yung problema sa kanya mga ka-ERSA. So ito. Yan. Oh, okay na siya. Yan. Kasi ayan, hindi tumatama ng maayos ang switch niya, kaya ganun ang nangyayari. So, kailangan, kulang sa adjustment siya. Ayan. So, let's say, nakabukas yan. Tapos, pag ganito, pabalik. I-adjust lang natin to sa pinaka sagad niya mga ka-ERSA. At check natin, pagkasagad natin yan, kung susunod na yung central door lock niya. Okay, tornilyo ko lang to mga ka-ERSA at isusubukan ko siyang i-lock and then i-unlock uli. Ayan. Ayan siya. Okay, balikan ko po kayo mga ka-ERSA. Thank you and God. Okay mga ka-ERSA, so tayo nagbabalik. Ito, may itong door lock na to. May switch yan, may micro switch yan doon sa loob mga ka-ERSA. So, titingnan nyo ngayon yung door lock ko. Yan oh. Diba? Oh. So ang nangyari sa kanya mga ka-ERSA, kulang siya sa hatak dahil ito ang lock niya dito. Pag nilalak mo, dapat sana nakasagad. Ayan, ganyan yung tulak niyan. Ang nangyayari mga ka-ERSA, pag tinulak niya to, hanggang dyan lang siya. So yun ang i-check natin mga ka-ERSA. Bakit kulang siya ng hatak? At tingnan natin dito, baka yung mekanismo nito marumi na, kailangan ng linis. So nagdala ako ng contact cleaner. Okay mga ka-ERSA, balikan ko kayo at babaklasin ko lang to. Okay mga ka-ERSA, so nagbabalik tayo no. Ang nangyari sa kanya mga ka-ERSA, so eto, hindi naglalak ng husto to sa lock to ng tawag nito, yung kotse natin diyan sa pinto. Yan. So ang nangyari sa kanya, kaya hindi mo maibaba ng husto to, kasi ito alanganin yung lock niya. Kailangan pagka nag-lock yan mga ka-ERSA, talagang nakaipit siya dito. Yan. Sa pinto natin. So siguro ang nangyari sa kanya, gawa ng nauulanan siya sa labas, yan kinalawang siya. Kaya hindi umaabot doon. So lalangisan na lang natin 'to mga ka-ERSA ngayon. Hindi naman natin kailangan magpalit dahil okay pa naman siya. I-test na natin siya after na ma-install natin siya uli. So yung sa door lock niya mga ka-ERSA, okay naman. Ito. Yung sa door lock niya, magpa-function pa rin 'yan. Oh. So yan yung pag kinaka-post mga ka-ERSA. Ayan no, kailangan tama yung ano. Yan no. Yung hatak niya mga ka-ERSA, yun ang pinaka-importante mga ka-ERSA sa door lock niya. Ulitin natin mga ka-ERSA. Ayan no. Pag kinapost, yun ang mangyayari. Yan mga ka-ERSA. At tawag nito, kung sakasakali medyo yung micro switch nito sa loob marumi, kung may pamalit pwedeng palitan, or kung hindi, kung walang pamalit na micro switch na yon mga ka-ERSA, ito yung central door lock na to, yung main papalitan nyo na. So sa nakikita nyo sa akin, i-repair ko na to kasi may tali na siyang ganyan, and then nilagyan ko siya ng Mighty Band mga ka-ERSA. At nilinisan ko na lang rin muna to kasi napansin ko kulang sa hatak. Ito pagka halimbawa sinarado nyo mga ka-ERSA, tawag ito, nahahatak nyo pa. So may tendency pagka ganun, pwedeng mag-drain yung battery nyo. Okay mga ka-ERSA. So linisin ko na lang muna to. Ito, ano natin to ng contact cleaner. Yan mga ka-ERSA, tapos lalangisan natin yan para maiwasan natin yung kalawangin. Mostly sa mga naka-parking to sa labas, ano mga ka-ERSA.
Okay, balikan ko na lang kayo at ako lang ang nagbi-video dito, mga. Okay, mga ka-ersa, tayo'y nagbabalik, ano? So, test lang natin 'to, mga ka-ersa. Kailangan nito pala nakasarado, mga ka-ersa. So, ang ginawa ko dito, ito, yung lock niya, yung sa gilid niya, 'yan. Nilinis ko 'yan. In-adjust ko 'to at 'yan, yung micro switch niyan. Inayos natin para magkaroon ng contact at saka yung stack up yung motor niyan, inisprayan natin ng D40. Okay, subukan natin, mga ka-ersa, sa susi niya kung kakagat na yung lock niya. Maririnig nyo naman, eh, yun, mga ka-ersa. So nag-lock siya, and then bubuksan natin to, mga ka-ersa. Ayan, bukas na siya. So, para makita nyo kung nagbubukas or ano siya, tawag nito. Ito, itututo ko dito. Tapos, yung sa susi niya, gagalawin ko. Ayan, mga ka-ersa. Tapos, bukas. Ayan. Okay na, mga ka-ersa. So, natapos natin tong video na to, no? Sa central door lock, yung centralized door lock, inayos natin sa kanya para magamit siya ng maayos. Para pag nag ayan, pag nagsasarado tayo ng ano natin, lock na lock talaga. Dati kasi pagka inano mo to, nabubuksan pa to, eh. Ngayon umu-okay na siya. Okay. Nadala siya sa linis, mga ka-ersa. At saka yung centralized door lock niya, hindi natin kailangan magpalit, na repair natin siya. Okay? Thank you and God bless. Okay, mga ka-ersa. So, ayan na siya. At natapos na tayo. Inassemble na natin siya. Yan, central door lock natin. Try natin ngayon. Ayan, makikita nyo, mga ka-ersa. At pati doon sa likod nag-lock. Ayan. I-release natin siya. Ayan, o. Ayan. Okay na. Yung central door lock system niya. Ayan. Lahat naglalock na, mga ka-ersa. Ayan. So, ininstall lang ko na rin ito ng car stereo. Ituturo ko na lang sa inyo kung paano pagkakasyahin yan sa Nissan Exalta, mga ka-ersa, no? Hindi ko na na-videohan to kung paano yung ginawa kong pag-install dito. Pero next na video ko, update ko kayo kung paano ilalagay ang car stereo na yan dyan. Pero kasya naman yan sa Exalta. Kailangan nyo lang, mga ka-ersa, tawag nito, yung bracket, gagrinderin nyo yun, mga ka-ersa. At pagka nag-grinder nyo, halimbawa yun, kasi kung halimbawa nandiyan pa yung original niyang lock doon sa car stereo niya, mga ka-ersa, hindi magkakasya yung ano niyan. Kailangan flat siya, kabilaan. Or else, pag salpak nyo niyan, tatagilid dyan at mahirap isalpak yan. Okay, so, eto, natapos natin ngayon yung electronic door lock niya, centralized door lock. Okay na yan, mga ka-ersa. Okay, thank you and